Pero ang kaibahan mm-hmm. namin nung ibang mga coach na napapanood ko, turo sila ng turo, problema, hindi naman nila ma-execute. Mm-hmm. Diba? Alam nila ituro, sige, turo, ganito yan, o buka, ibuka mo ang vocal cord mo, paano nga coach kung hindi mo kayang ipakita? Dapat, kaya mong i-execute, dapat nakikita namin na kumakanta ka rin. Kasi kung nakikita nyo na kumakanta yung coach nyo, ganun pala yun. Kaya pala yung sinabi ni coach, ganito pala yung dapat kong gawin. Ngayon, ituturo ko sa'yo, 5 types of vocal placement muna. So, number 1, meron tayong types na diaphragm, di ba? Diaphragm, may chest, may throat. Kasama ang throat. Yung sinasabi nila na huwag kang kumanta galing sa throat. Kasama rin ang throat, ginagamit ang throat. Kasi dito tayo kumakanta eh. May technique din dito kung paano kumanta. Meron nasal and head tone. Yung lima na yan, ginagamit yan sa isang kanta. Okay. Ang akala nila, yung lima na yan, ay ang akala nila, more on diaphragm lang. Pag kumanta daw dapat, kasi diaphragm lang, diaphragm. Hindi nila alam na kapag kumanta ka, limang types ng vocal placement ang kailangan mong gamitin. It depends. Depende sa kanta. Sa contest, marami akong mga nakasamang mga singer na hindi sila biritero at biritero, pero nananalo sila. Kailangan nating alamin yung vocal range natin. Sa pagkanta, hindi mo kailangan pumili ng matataas na kanta para lang ma-please mo yung judges na, oy, ang taas ng kanta ko, kailangan panalo ko. Hindi ganun. Kailangan makuha mo ang nanunood sa'yo yung damdamin nila, yung attention nila. Kapag sumali ka sa isang contest, hindi yung kailangan, birit ka lang ng birit. Ako, nakalaban ko sa tawag na tanghalan. Ba't ako nanalo? Hindi naman ako biritero. 'Di ba? Sa tawag ng tanghalan, nag-join ako 2018, nanalo ako, pero hindi ako biritero. Paano magtataka ka? Ang kalaban ko, grabe yung birit. Birit talaga, talagang todo birit. Pero ang problema sa kanya, wala siyang eye contact sa tao kasi nahihiya siya. Wala siyang feelings. Walang damdamin, hindi maramdaman kapag kahit pakinggan ka, sige, birit ka ng birit, ang galing ng boses mo, pero hindi ko feel. Ang importante kasi sa pag-perform o sa pagkanta, kailangan nakukuha mo yung atensyon ng tao. Kasi kung sasali ka dyan sa singing contest na yan, kailangan ang target mo dyan, makuha mo yung crowd. Yung loob ng tao. Kasi, yung mga techniques and warm-up, andyan na yan eh. Pwede mong practicein day by day, pwede mong practicein yan, techniques and warm-up. But, hindi naman yung mga techniques na yun ang i-perform mo. Nagigets mo ko? Ang pag-aaral kasi ng isang kanta or isang bagay, kahit saan pa man eh, kailangan mong i-analyze. Kailangan hindi ka ang pinakakalaban mo lang diyan board and katamaran. So pag tinamad ka sa puntong halimbawa nag-aaral ka, bukas na lang ayoko na kasi ang hirap pala. Walang mangyayari. Kasi hindi naman instant lahat ng bagay. Kasi Ikaw nga, madam. So, na-check ko, na-stock ko yung Facebook mo, di ba? Nag-workout ka, nagpapasexy ka. So, paano ma-achieve ang pagpapasexy kung unang araw pa lang ng workout mo, ayaw mo na. Mas gusto mo nang kumain. Yun yung gusto kong i-explain sa'yo. Yung katulad sa pag-workout, kailangan mo mag-grind. Ganon din sa pagkanta. Mm-hmm. Kasi kahit anong turo ko sa inyo, lahat sinasabi ko to sa mga estudyante ko, kahit anong turo ko sa inyo, kung hindi kayo maglalaan ng practice, kasi alam mo nang gagawin eh. Alam mo na gagawin. For example, ito yung tinuro ni coach, alam ko na gagawin. Coach, ang dami nagtatanong sa akin sa mga comments sa YouTube. Coach, hindi ko pa rin po makuha.
paano mo makukuha? Mm-hmm. Isang beses mo lang ginagawa. Imagine, 'di ba? So, ngayon, ang dapat mong gawin, maglaan ka ng time para makapag-practice. Ang pinaka-technique lang, kung gusto mo talagang matuto, practice, practice, practice. Kahit sino pang professional na magagaling na yan, nagpa-practice yan. Si Regine Velasquez nga, pumipiyok-piyok eh, di ba? Ikaw pa kaya, tayo pa kaya. Kasi sa YouTube kasi, puro tips lang ang binibigay namin dyan. Lahat ng mga coaches dyan, puro tips lang. Kaya napapansin nyo, pag nanonood kayo ng YouTube, nahihirapan pa rin yung iba kasi hindi naman may a-upload ang isang oras, dalawang oras na tutorial dun eh. Kasi mabuboring kang panoorin. Pero ang kaibahan namin nung ibang mga coach na napapanood ko, turo sila ng turo, problema, hindi naman nila ma-execute. Diba? Alam nila ituro, sige, turo, ganito yan, o buka, ibuka mo ang vocal cord mo, paano nga coach kung hindi mo kayang ipakita? Dapat, kaya mong i-execute, dapat nakikita namin na kumakanta ka rin. Kasi kung nakikita nyo na kumakanta yung coach nyo, ganun pala yun, kaya pala yung sinabi ni coach, ganito pala yung dapat kong gawin. Ngayon, ituturo ko sa'yo, 5 types of vocal placement muna. So, number one, meron tayong types na diaphragm, di ba? Diaphragm, may chest, may throat, kasama ang throat. Yung sinasabi nila na huwag kang kumanta galing sa throat. Kasama rin ang throat, ginagamit ang throat kasi dito tayo kumakanta eh. May technique din dito kung paano kumanta. Meron nasal and head tone. Yung lima na yan, ginagamit yan sa isang kanta. Okay. Ang akala nila, yung lima na yan, ay ang akala nila, more on diaphragm lang. Pag kumanta daw dapat, kasi diaphragm lang, diaphragm. Hindi nila alam na kapag kumanta ka, limang types ng vocal placement ang kailangan mong gamitin. It depends. Depende sa kanta. Okay. Unawain mo ta, analyze mo ha. Kailangan kasi ang pag-aaral lang ng kanta. Ako kasi kapag nag-aaral ako ng kanta, ito yung ginamit niya doon. Bakit sa banda dito, pumipiyok ako? Pagkalimbawa, bibirit na ako ng ganito, pumipiyok ako. Ito pala yung technique na ginamit niya, kaya hindi siya pumiyok. Yung mga sinasabi ng iba na, daya naman yan. Falseto ginamit niya, daya. Hindi yun daya. Kung kaya mong pangatawanan, kung kaya mong ipakita na yung ginamit mo dun sa mataas na part, kahit falseto or mixed voice or head voice, head tone, which is head tone or head voice na ginamit mo dun, kung kaya mong ipakita sa kanila na maganda yung resulta, papalakpakan ka pa rin nila. Ganun yun eh. Hindi naman kasi, kailangan mong hanapin ang vocal range mo. Hindi ka pwedeng kumanta, Ma'am Sherlene, ng isang kanta. Hindi mo pwedeng pilitin ang boses mo kung hindi naman talaga nandun ang range mo. Kung gusto mong kumanta ng mataas, kailangan mag-adjust ka sa key. For example, ito. Ang original key nito is nasa key of B. So, yung kanta ng How Am I Supposed to Live Without You? Mataas yan eh. Taas oh. Kung sa lalaki, kay Michael Bolton, sobrang taas talaga ng boses ni Michael Bolton. Pero, hindi ko range yun eh. Magkakaiba kasi ang range ng boses ng mga singers. Ikaw, iba rin ang range mo. Hindi mo pwedeng gayanin si Morissette Amon kung hindi naman talaga pang Morissette yung boses. Kung gusto mong kumanta ng song ni Morissette, kailangan magkaroon ka ng originality. Paano mo gagawin yon? Paano mo kakantahin yung kanta niya na pwede mong i-deliver sa sarili mong paraan? So, kailangan mo mag-adjust sa key. Kailangan mong mag-adjust sa, for example, yung gusto kong nang bumita. Yan. Kailangan mong bumaba
kung hindi mo naman talaga kaya yung original. Kasi, ang iba kasi, pinipilit nila yung pride nila, pinipilit nila, kailangan original, kailangan mataas para mapatunayan ko na hindi ako nagbababa ng boses. Nagiging issue yan eh. Hindi ako nagbababa ng key. Eh kaso, hindi mo pwedeng pilitin kung sa original naman, pipiyok ka. Yung iba naman, matataas talagang range ng boses, kaya mas tinataasan nila yung key.